Anyong anyong mga guys, welcome back na naman sa isa nating cooking video. And today we will make pad thai noodles. So napakadali lang pong gawin ito, and in fact mas mabilis po siyang gawin kaysa sa pancit bihon. So try na natin. And ito na po ang ating mga ingredients. So ang una natin gagawin is gagawa tayo ng pad thai sauce. Ayan, so kailangan lang natin ng juice ng half of lemon. And then maglalagay din tayo ng brown sugar. Kung meron po kayong muscovado sugar, mas masarap po yan. So ayun pong ilagay natin. Pero kung wala, pwede na rin pong brown sugar. So naglagay po ako dito ng 1 and 1 half tablespoon ng brown sugar. And then maglalagay din po tayo ng patis. So yung patis natin, 2 tablespoon po. So merong original na paggawa ng Thai sauce or yung authentic sauce ng pad thai. So kung gusto nyo pong matuto paano gumawa nyan, tignan nyo lang po sa description below at meron po ako nyan. So maglagay din po tayo nitong half tablespoon ng soy sauce. So importante po itong sauce na to, at ito po yung magpapasarap sa ating noodles. So ayan po, napakasimple lang. Ito po yung simpleng paggawa ng pad thai noodles. So again, kung gusto nyo ng original sauce, meron po ako sa description below at meron po akong video nyan. And also, kailangan din natin ng sriracha sauce. Itong sriracha hot sauce. So kung wala po kayo nito, pwede rin po kayong gumawa nyan. Meron akong video nito na homemade sriracha at napakadali lang gawin yan. As usual, tignan nyo lang po sa description below kung paano po gumawa nito. Napakadali and very easy and no hassle. So ito na po yung ating sauce, pad thai sauce. Ayan po, simple and napakasarap. So let's start cooking. And ito po yung ating rest of ingredients. So ayan po ang ating pad thai sauce. At syempre kailangan natin ng thai noodles. So yung thai noodles is a rice noodles. Ayan, pwede po kayong pumili. Meron po manipis nyan at meron ding medyo makapal. So depende po sa inyo kung ano pong gusto ninyong gamitin ng size. At kailangan din natin ng hipon. So kung wala kayong hipon, pwede rin tayong gumamit ng chicken or pwede rin combination shrimp and chicken. And syempre, gagamit din tayo nitong fried tofu. Ayan, so depende sa inyo kung gano'ng karaming gusto nyo ilagay. And maglalagay din tayo nitong hippie. Ayan, o yung dried shrimp, yung hindi maalat. And kailangan din natin ng sibuyas or onion. And syempre, kailangan din natin ng garlic. Ayan, 3 cloves of garlic. I-chop lang natin yan later. And kailangan din natin ng 1 egg. Kung gusto nyo pong dagdagan yung itlog nyo, pwede nyo gawing dalawa, okay lang. At kailangan din natin itong pickled radish. Kung wala po kayo nito, pwede nyo i-omit ito. Kasi yung authentic na Thai noodles na pad thai, meron pong dried na ganito na pickled radish. And then kailangan din natin ng mani or yung peanut. And para pang dagdag sipa, yung ating chili flakes. Ayan. So pwede rin pong huwag ng lagyan kung ayaw ninyo manghang. And ang pinaka-importante rin na gulay is yung ating bean sprout o yung munggo na bean sprout. And syempre yung pang last, yung ating spring onion. Ayan. O yung pwede rin tayo maglagay ng chives kung wala tayong spring onion o anong green na color dyan. So ayan, gagawa po tayo ng pang 1 portion o pwede rin pang 2 portion ito, yung isang plato lang. So maglabas lang tayo nitong rice noodle. Ang gawin natin, ibabad lang natin siya sa warm water ng 5 to 10 minutes before cooking para medyo lumambot siya. So ito na, hiwain natin yung ating
mga ingredients, yung ating mani, yung ating sibuyas, yung ating bawang. Ayan. So i-chop lang natin yan, mga yan. So again mga guys, napakadali lang gawin ito. At hindi mo na kailangan pumunta ng Thai restaurant kung nag-crave ka nito, kasi almost people, so gustong gusto nila yung pad thai. Kapag nagpunta sila ng Thai restaurant, number one na in-order nila is yung pad thai. So napakadaling gawin ito. Kung matutunan yung gawin to, pwede nyo itong pang potluck or pang handaan sa birthday. O sa Pilipinas, pwedeng gawin pang negosyo to. So kayo lang nagtitinda ng pad thai sa Pinas kung meron kayong pwestong maliit. So napakagandang negosyo po nito. So ngayon, lulutuin na natin siya. Kailangan natin ng mainit na pan. Kung meron po kayong wok, mas maganda po. Yan, maglagay lang tayo ng oil. At kailangan mainit yung ating mantika, yung parang umuusok na bago natin ilagay yung ating itlog. Ayan, so ang itlog po kasi, nilalagay ko siya ng una para mas malasa siya. Kasi kung ilalagay mo siya sa bandang huli, medyo hindi siya malasa. So kapag una natin siyang nilagay at pinirito natin siya ng husto, magiging parang kulay brown siya at maglalabas yung aroma ng itlog. So isa yan sa nagpapasarap. So ayan po yung secret technique na tuturo ko sa inyo. So ayan, nakita ninyo parang sunog na siya. Actually matagal masunog yung egg, so kaya don't worry. So ilagay na natin yan, yung ating garlic at saka yung ating onion. So kita niyo, bumubula-bula siya kasi yung itlog talagang naluluto siya ng husto. At saka tignan nyo, nagbo-brown siya. So pag kinain nyo yung kasama ng noodles, napakasarap po niyan. Ayan, so lutuin lang natin ng mga ilang minutes pa. Ayan, nakita ninyo, brown na siya yung ating egg at saka yung ating nag-translucent na yung ating onion and yung garlic. So kita nyo naman, umuusok yung ating pan. So isa po yan sa nagpapasarap ng pad thai. So ilagay na natin yung ating shrimp o kung meron kang manok, pwede rin. So saglit lang yan dahil madalis lang mabilis na maluto yung ating shrimp. At isunod na rin natin yung ating tofu at saka yung iba pang ingredients. Itong ating pickled radish at yung ating shrimp. So napakadali lang po nitong lutuin. Maluluto nyo lang po siguro ng mga 5 minutes itong noodles na to, or 10 minutes maximum. Han, ilalagay na rin yung ating noodles. Ayan, so ready na yung ating noodles. Medyo may pagkalambot na. So lutuin na natin, isutay lang natin yan. Yan, at ilagay na natin yung ating sauce. Ubus na natin yan. So bali yung ating sauce magiging concentrate yan, magiging mas malasa yan. So habang niluluto na yung noodles, ayan, so mas magiging malasa yan kapag medyo hinigop na ng noodles at mga ibang ingredients yung ating sauce. Ayan, kung gusto ninyo guys magluto ng maramihan ito, I suggest na gawin nyo siya ng pakonti-konti, yung pa one portion to two portion, ganyan. Kasi pag dinamihan nyo ng gawa ito sa isang gawaan lang, sa isang lutuan lang, hindi po magiging masarap yung pad thai ninyo. So tip po yan. Ayan, nilagay ko na yung ating mani, yung chili flakes, at yung ating green onion or yung ating spring onion. So almost ready na po ito. I-check lang natin yung ating noodles kung medyo malambot na siya. At huwag po natin i-overcook yung ating noodles at hindi po masarap. Dapat medyo al dente lang siya, medyo maligat-ligat pa siya. So always try lang natin yung ating noodles, malapit na siyang maluto. Kung medyo natutuyo na at medyo hindi pa hilaw, medyo hilaw pa yung ating noodles, lagyan na natin ng konting tubig hanggang sa maluto yung ating noodles. Ayan, so nilagyan ko pa ng konti pa. So ganyan lang gawin natin hanggang sa maluto yung ating noodles para hindi siya mag-dry ng todo. So after nito, ilalagay na natin yung ating bean sprout o yung ating munggo na bean sprout. Ayan. So almost ready na siya. In a few seconds, maluluto na siya. So pag malapit na siya maluto, ilalagay na natin yung ating toge. Ayan, so i-toast lang natin yun ng mga 30 seconds. Dapat po hindi po overcook yung ating toge. So dapat yan medyo hilaw-hilaw pa para mas masarap. Huwag ninyong i-overcook. Kaya sa last ko na siya nilagay.
Ayan, tapos ready na po yan. So, ayan na po ang ating pad thai. So again mga guys, thank you very much for watching. And I hope manatutunan naman kayo sa araw na to. At ito pong noodles na to, kung matutunan nyong gawin to, pwede nyong i-serve sa birthday, kapag may mga parties, pag may mga friends kayong dadalaw. So pwede rin natin gawin pang negosyo, of course, sa Pilipinas. Siguradong papatok to sa mga customer ninyo at napakadaling gawin. So i-plating lang natin siya, lagay lang natin yung ating green onion dyan and yung ating toge at yung maglagay din tayo ng mani yung natira kanina at saka yung ating chili flakes. So ayan mga guys, thank you very much for watching and for supporting this channel. And kung nagustuhan nyo yung video na to at kung may natutunan kayo, please like this video. And kung gusto mo pang matuto at mag-subscribe ka po sa aking channel at i-click nyo po yung notification bell para lagi po tayong updated kapag may mga bago tayong cooking tutorials at saka yung mga vlog pa natin na ginagawa dito sa Korea. So again, thank you mga guys and see you!